Praise the Lord. Amen. Welcome. Makita po din si Sister Myla. Praise the Lord. Amen. At sa lahat po ng mga kapatiran, I'm appreciating you. Sa lahat po ng inyong mga sacrifice and effort, the Lord will bless us all. At sa wala pong pagtatagal, tayo po ay magbubuklat sa aklat po ng Proverbs 18:21. Proverbs 18:21, amen. Kung wala po kayong Bible, meron po tayong kaan sa ating screen. Proverbs 18:21, ang sabi po, that the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruits. Sa Tagalog, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisigibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Dapilang Ama sa langit, salamat po, O God, sa iyong salita na aming pong nabasa sa oras nito. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong punasan ng aking mga labi. Ikaw po, Panginoon, ang manguna, kumilos na may kalagitan. Samahin mo kami, Panginoon, kung sa iyong Panginoon, ang puso na makakarinig ng iyong pong salita. Dalangin ko, Lord God, na aking sinasaway ang mga espiritu na makakadlang upang hindi maabot ang iyong salita. We rebuke in the name of Jesus. Lord, ikaw po manguna, pagpalain mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pag-uusapan, Lord God, ikaw lamang pang magturo sa amin. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. 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 Pagpapitin mo, katabi mo, o kamayan mo, mas maganda. Kamay na ng lima, at sabihin mo, I'm glad you are here. Malaya na po tayo mga kaupo, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Welcome, Sister Marcel. Praise the Lord. Amen. Yung iba po, punta kayo dito sa kapila para pantay yung ating upuan. Para yung ating boat ay hindi tatamigin. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Sa wala pong pagtatagal, bigyan niyo po ako ng 20 minutes. Gaya ng lagi sinasabi ni Father Dominic, and 2 hours. Praise the Lord! Ang ating pag-uusapan ay bibigyan po natin ng pamagat na the power of declaration. Hindi po kami nag-usap ni Sister Susan. Yan din yung kanyang teaching kanina. Praise the Lord! Kaya talaga ang Panginoon, ang Espiritu ng Lord, kung ano yung gusto niyang ipakain sa atin ay isa lang. Amen. Praise God. Ang ibig sabihin po ng declaration, the act of declaring or announcement, a formal or explicit statement, ito po ay gawa o anunsyo, isang formal na pahayag. Kapag tayo po ay naghahayag sa pamamagitan ng ating mga labi, ito po ay nangyayari kadalasan. Because there is power of speaking word, kapatid. The word that we speak will influence our lives and connects us to the unseen spiritual world. Bawat lalabas po sa ating mga labi, kapatid, meron pong authority. Merong kapangyarihan. Kapag sinabi mo, mahina ka talaga. Kasi kung ano yung sinasabi ng iyong isipan, yun po yung nangyayari sa iyong katawan. Kung ang iyong isipan ay positibo at laging nasa isipan mo, ako ay masigla, lagi kang masigla. Kapag nasa isipan mo, ako ay masaya kahit walang pera, nakalibin na pa rin. Amen? Kaya nga ang mga Kristiyano, ang sabi nga, laging masaya. Kahit walang pera, laging masaya. Amen? Magaganda ang ating mga bis, pero yung iba, butas ang bulsa. Pero hindi halata dahil ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Palapak tayo sa Panginoon. Nung tayo po ay naging born again, naging iba na ang ating lakad. Naging magaan na po ang ating buhay.
Kung minsan meron pong sinusubok sa ating pananampalataya para umangat po yung ating level ng ating pananampalataya sa Panginoon. Sino pong sinusubok dito ng panahon? Amen. Pero sa bawat pagsubok na yan, pag iyo pong napagtagumpayan, napakalakas at napakasarap at napakaganda ng pakiramdam. Amen. Amen. Sino po ang may pagsubok na napakabigat at iyong natagumpayan? Diba napakasarap, kapatid? Ang sarap ipatotoo sa Panginoon kapag meron kang pinanalangin na sinagot ng Panginoon. Kapag ikaw ay nanalangin na ang Diyos ay tumutugon, ang sarap ng pakiramdam. Paano naman, mga kapatid, kapag ang Diyos ay hindi tumugon sa iyong panalangin? Ano po ang ating ibabalik? Manatili pa rin tayong manalangin, manampalataya sa Panginoon, sapagkat sabi po ng Bible, in good times, praise His name, and in the bad time, just do the same. Sa mahirap o sa masarap, kapatid, sa malungkot o sa masaya, pasalamatan pa rin ng ating Panginoon. Amen. Doon malalaman kung totoo kang naglilingkod sa Panginoon kapag may pagsubok ka na. Na kaya mo pa rin nung sabing, praise the Lord, thank you Lord, sa mga pagsubok na binibigay mo sa atin. Sino ba ang nakapagsabi dito, thank you Lord, well, meron akong pagsubok, alam ko makakaya ba ito. Kasi kung positive ang ating isipan, mga batid, magaan natin harapin ang pagsubok. Amen? Mamaya yung mga may pagsubok dyan, isipin nyo lang, there's power in declaration. Ide-declare nyo lang, mga batid, yung pagsubok na yan, wala na yan. Wala na yan, malalampasan natin yan sapagkat ang bawat pagsubok, mga batid, merong solusyon. Sapagkat ang sabi po ng Bible, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin makakaya. Amen? Meron ba dito sinubok na nagpakamatay? Iba wala? Dahil alam ng Panginoon na ganun kakalakas, kaya meron kang ganyang pagsubok kasi kayang-kaya mo yan. Amen? Ang dami na natin naging trials, pagsubok sa pananampalataya natin, maging sa church, mga kapatid, inusig tayo. Generally, lahat ng mga kapatiran noong sarado ang church, karamihan, bagsak ang kanilang mga damdamin. Malungkot, yung iba rin yung question, bakit kami lang yung pinagsaraduhan? Bakit, Lord, mabuti naman kami, naglilikot kami? Pero merong gustong subukin, merong gustong tingnan ng Panginoon sa atin kung tayo maglilikot pa rin sa Kanya kahit sarado ang ating church. Pero ngayon, dahil nakita ng Lord na tayo ay naglikot sa Kanya kahit sa bahay, kahit sa anong lugar, nandun po tayo nagtitipon-tipon, kahit sa online, nagsasama-sama tayo para lang huwag matigil ang gawain. Nakita ng Panginoon yan, mabangin. Kaya binigyan tayo ng isang place na pwede sumigaw, na pwede pumalakpan, pwede maglulitan yung mabangin, na wala kakatok sa pinto at sa sabihin, bawal makingay. Dito, mabangin, bawal ang tahimik. Amen. Bawal ang hindi marunong pumalakpan. Bawal ang hindi marunong magpun sa Panginoon. Sapagkat malaya na tayo, mga batid. Hindi katulad sa ibang bansa, mga batid. Doon po sa Saudi, kapag sila po ay pumapalakpan, napakahila. Sapagkat kapag sila nalaman ng government na sila ay mayroong fellowship na Christian, yung mga leader, kinuulong. Ang iba pa, mga batid, ay pinamatay. Pero tayo malaya po tayo, mapatid, na makapagpuri sa Panginoon. Bakit hindi namin ibigay yung totoong pagsamba natin kapag tayo ay nakakaramdam ng pagpapalang kasiglaan, pumalakpak tayo ng may kasiyahan. Hallelujah! Palakpak nga tayo sa Panginoon. Hallelujah! Nang palakpak tayo, hindi po tayo nakatawag na may nakatawag. Amen! Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! There are consequences to the word that we speak. Kung ano yung ating mga sinasabi, mga kapatid, meron po itong kabayaran. Sabihin mo man ito sa mabuti o masama, babalik yan, mga kapatid, kung ano ang iyong sinabi. Kaya nga kapag ikaw ay binato ng masasamang salita, ang sabi nila, baguhin mo lang. Tinapay, wag lang may garapon. Kasi may bukol pagkatapos.
Amen. Mapamit tayo mga Kristiyano, hindi po tayo dapat nakikipaglaban sa sanlibutan sapagkat ang laban na ito, mga kapatid, ay hindi mo laban. Laban po ng ating Panginoon. Because the battle is in the Lord. Amen. Welcome, Sister Emma. Praise the Lord. Ang sabi po, mga kapatid, ng 1 Peter chapter 3, verse 10, "For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech." Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabuting araw ay mapipil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Amen. Pinag-iingat po tayo ng ating Panginoon. Sabi po sa banal na kasulatan, kung ikaw ay umiibig sa Panginoon, dapat tayo rin po ay magpipigil ng ating mga dila sa masasama. Amen. Meron ba dito mga matatalas na dila? Meron ba dito mga marites? Paminsan-minsan. Amen. Pero ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, kung nais natin umibig sa buhay, kung gusto mong maging, magkaroon ng buhay, espiritual, at makakita ng mabubuting araw, magpigil ng kanyang dila sa masama. Pero huwag kang magpipigil ng dila sa mabuti. Ang mga mabuti, lagi natin yan, ipapamalita. Yan po yung dapat natin iminamarites, mga kapatid. Yung mabuting balita sapagkat kapag ikaw ay naaayat, kapag ikaw ay nasyosyo, kapatid ng patotoo, hindi yung buhay, makakaaya ka. Huwag po tayong magsawa, huwag po tayong tumigil, kung hindi man sila sumasama ngayon, one day, nandito rin po sila, mga kapatid. Meron ka yung dalawang katrabaho, nandito sana sila ngayon, mga kapatid, hindi ko po na sila inulit. Ngunit, ang sabi ng amo, mamamasyal muna pagkatapos tsaka sila lalabas. Pero kung maaga sila, nakakaabot sana sila dito. Every other Sunday, mga kapatid. So wag lang po tayong magtigil sa pananampalataya. Next week, yung mga pinagpe-pray natin, baka nandiyan na. Susunod niya, nakatayo na si Sister Maria. Siya na yung mag-aasher. Magkakamay na siya sa mga bisita. Amen. Hindi na kayo tatayo. Ipapaubayan nyo na sa mga bago, mga kapatid. Because there's power in declaration, mga kapatid. Kapag i-declare natin ang church, mapupuno. Magpupuno yan, mga kapatid. One day, magugulat tayo sa ating mga sinabi, sa ating mga kapatid, ay mangyayari. Di ba nung August, halos lahat na nandito, wala na sa upuan. Walo. Pero hindi po natin yan pinapansin sapagkat alam natin one day mapupuno ang upuan. Tingnan nyo, halos wala nang makante ang upuan ngayon. Amen. Sa susunod niya, mga kapatid, yung mga bisita ng pauupuin. Because there's power in declaration. E-declare lang natin, I receive it, I claim it, one day, puno na ang church. Hindi naman po tayo nagpipag-contest sa mga churches na paramihan. Kaya kung bakit gusto natin makapasok sila dito, mga kapatid, para mabago ang kanilang mga buhay. Para magkaroon sila ng guide sa Panginoon at maligtas ang kanilang kaluluwa at may sulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Amen. Dapat po tinuturo yan sa lahat ng church na kailangan natin tumatanggap sa Panginoon at susunod tayo with obedience, mga kapatid, with sacrifice, with love, with all our soul, with all our heart, with all our mind, tayo po'y maglilingkod sa Lord. Amen? I'm so blessed, mga kapatid, sa mga bago na nakikita ko dito. Ako po ay galak na galak ang aking puso na makikita ko yung bagong convert bago mag-test na dito umaangit. Amen. Nagpapasalamat sa Panginoon dahil sila po, mga kapatid, ay totoong nakakaramdam ng kagalakan sa kanilang puso. Palakpak tayo sa Lord, kapatid. Our quality of life and the length thereof will depend on the words that we speak.
Alam niyo ba mga kapatid, yung mga humahaba ang buhay, depende po sa kanilang declaration. Kaya na mayroong mga nagbibiro, ang buhay ay 70. Pag sinabi ko, 70, pag si 70 na ako bumas, huwag niyong i-declare na baka ako na yung susunod. Mauna na yung iba, tsaka na lang niyo kukunin Lord. Kasi kung ano yung i-declare natin, mapatid, minsan nung po yung nangyayari. Lord, bigyan mo pa po ako ng mahabang buhay. Gamitin niyo pa po sa gawain, Panginoon. Ano po ang iyong kalooban? Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So meron na rin po tayong children ministry. God bless po sa mga teacher. Kanina, nagtuturo si Sunday. Amen. At anak ni may bahay. Praise God. Kung meron kayong mga anak na bata, dali niyo po doon. At meron po tayong Sunday school. Amen. At tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid. There's power in declaration. Ang sabi po ng Hebrews 11 verse 3, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay nalatag sa pamagitan ng salita ng Diyos. Alupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Kaya nga, there's power in word, mga kapatid. Merong kapangyarihan sa declaration. Kaya nga, God create the word by speaking words. Sabi ng Bible sa Genesis 1:3, and God said, let there be light. Nung sinabi ng Panginoon, and there was a light. There's power in word, mga kapatid. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At magkaroon ng liwanag. Ang sabi pa ng Panginoon, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit. Nagkaroon. Bukalan ng sagana ng tubig na mga gumagalaw na kinapal na may buhay at magsisilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa. There's power in spoken word. Kapag iyong dinideclare mga patid, ang salita na meron pong pananampalataya, ito po ay nangyayari. Job 22 verse 8, ang sabi po, thou shalt also decree and a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy way. Alam niyo ba yung decree? Kapag iyong dinedeclare, katulad po ng mga hari, mapatid sila po ay nag-decree. Ang sabi nga, decrees are the privilege of kings. When a king decrees something, it becomes the law of God. Kapag iyong palang dinidecree o iyong dinideclare o sinasabi sa iyong pananalita, meron pong kapangyarihan. Katulad po tayo ng mga hari, mga patid o mga kings, o tayo yung mga hari sa ating sarili, yung small letter K, hindi yung big key. Sapagkat there's a king of kings and the Lord of lords. Minsan mga patid, ikaw yung nagiging hari ng iyong buhay. Ikaw yung nasusunod. Pero sinasabi mo, Lord, ikaw na po maging hari sa akin. Pero minsan mga patid, ikaw pa rin yung nasusunod. Amen. Tapatin mo ang katabi mo, tapitin mo ang balikan, sabihin mo, I'm glad. Narinig ko ang salita ng Panginoon. Kaya nga may kasabihan, mga kapatid, ang utos ng hari ay hindi mababali. Maski alam man yung kanyang idinecree, mga kapatid, hindi niya na yung babawiin. Maski alam niya sa sarili niya parang mali, hindi niya yung babawiin. Dahil kapag ang hari, nalaman na siya ay mali, mawawalan siya ng authority. It is important that our words, declaration, and confession are not to be based on what we see, what we hear, or what we experience, but on what God says in word, mga kapatid. Doon po tayo yung presented sa salibat ng Panginoon, hindi po sa nakikita natin. Amen. Huwag kang malulungkot kung wala si sister sa tabi mo ngayon. Huwag kang malulungkot kung absent si sister. Sa isang Sunday, nandun na siya. Sa isang Sunday, baka siya magpapatotohan sa sabihin niya. Thank God sa kabutihan ng Panginoon, nakadalo ko, napagtagumpayan ko isang buong linggo, at ngayon ako ay nagwawagi, at ako ay nagpumuli sa Panginoon. Amen? Ang Romans 4:17, ang sabi po, God
who gives life to the dead and called those who things which not do not exist as though they did. Sa makatuloy baga ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pahayag na tila hayag na. Ano po ang ibig sabihin nito, mapatid? May mga bagay na exist na, mapatid, pero hindi pa natin nakikita. Amen. Alam niyo ba na exist na ang langit? Pero hindi pa natin nakikita. Alam niyo ba na exist na, na tayo ay magiging isang great leader one day, pero hindi mo pa nakikita? Di ba, mapatid, yung iba naging sundalo? Noon, hindi pa nila alam na sila ay magiging sundalo. Pero nung nangyari na sila ay naging sundalo. Ngayon, mga kapatid, hindi nyo alam na dati ay kayo ay tatawagin pala na magiging soldier of God. Naakala nyo ay hindi kayo sundalo. Ngayon, kayo ay sundalo na dahil kayo ay kasama ng nananalangin sa Panginoon upang marami po maaangay ng Panginoon. We are to declare things into existence before they manifest. Amen. Meron po kasi mga nangyayari na hindi pa natin nakikita. Meron po tayo mga pinapanalangin unspoken. Na pinapapray natin na sana makarating dito ang aking anak. Pero hindi pa nangyayari. Pero ito ay mangyayari kapag nagkaroon tayo ng pananampalataya at spiritual word, mga patid. Mangyayari na yan, mga patid, kapag dineclare natin because there's power in declaration. Kung gusto natin mangyari ang mga bagay, lagi nating sabihin sa ating pananalita. Huwag lang natin isipin sapagkat ang isipan natin, mga patid, hindi yan naririnig ng Diablo. Kapag dineclare mo ang victory, doon makakaranta ang Diablo. Kapag sinabi mo, ako ay malakas, nasabi ng Diablo, bakit malakas ko pa? Pinapahinga ko na. Ako ay tagumpay. Bakit sinasabi niya tagumpay siya, eh pinapahinapan ko na. Kapag dineclare natin, mapatid, nangyayari yan, mapatid, sapagkat there's power and faith. In Hebrews chapter 10, verse 23, ang sabi po, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng hold hope, mapatid? Ito po ay a joyful anticipation of good things to come. Kapag meron ka palang kagalakan, mapatid, na nangyayari sa hinaharap, meron kang hope. Kaya mga kapatid, inaasahan natin na isang araw pupunuin tayo ng Panginoon dito sa gawain na ito, mga kapatid. Ang lahat ay magiging amin pag-aaral ng mga Panginoon at pagdating ng araw, mga kapatid, ang sarap-sarap magpuri sa Panginoon. Amen! At yung mga mag-aaral pagdating ng next year, hindi na natin problema kasi marami nang pumasok kahit na mag-aaral yung iba, puno pa rin tayo, mga kapatid. And I decree, mga patid, and I declare, one day, mangyayari yan, mga patid. By faith in the name of Jesus, I claim it, mga patid. Pansinin natin ang sinabi sa passage na hold fast. Ang ibig sabihin man niya, po niyan ay continue, magpatuloy, which means that we need to continue to do so until our answers manifest. Huwag po tayong titigil, mga kapatid, kapag hindi pa po sinasagot ang iyong panalangin. Gamitin natin yung salitang push. Sabihin mo, push. Push. Ang ibig sabihin po ng push, mga kapatid, pray until something happen. Huwag tayong titigil, mga kapatid, kapag hanggang hindi po nangyayari ang ating pinapanalangin. Katulad po ng aking mother, siya po unang na-convert sa pagiging Christianity, mga kapatid, at nilista niya lahat ng aming pangalan. Hanggang hindi po nasasagot lahat ng pangalan na yun, hindi po siya tumitigil. At nangyari po lahat, nasagot ang panalangin at ang bawat isa ay ginagamit na ng Panginoon, mga kapatid.
Hindi po natapos hanggang sa akin lolo na inabot siya ng 90 plus na baptize pa rin yung lolo ko mamaya. Kaunti-unti na. Kaya ka ang biruan sa aming family, yung aso na lang namin ang hindi nabaptize. Lahat na mga kapatid, naisulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nung namatay po yung aking lola at lolo, hindi po ako masyadong nangangamba dahil alam ko nakasulat na yung pangalan sa aklat ng buhay. At nung araw na yun, mga kapatid, tinanggap niya ang Panginoon, yung siya po ay nasa higaan, ay siya po nag-pray din sa Panginoon. Eh, may napaka-ligaya ng mga Kristiyanong namatay, mga kapatid, na alam natin na nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya yung mga nagpapabaptize, mga kapatid, meron na po kayong assurance na aklat, nakasulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Kaya nga nung binaptize natin Sister Maria, nakasulat na yan, Maria Gregorio Jesus. Judy Moraga Jesus. Dahil mga kapatid, hindi tayo i-claim ng Panginoon kapag wala kang selyado ni Jesus. Kaya nga ang bautismo mga kapatid, dapat sa pangalan ni Yesu Cristo. Dahil ang pangalan na yon ang makakapagligtas sa langit. Amen? Amen? Praise the Lord! Ang sabi po ng Mark 11:24, dito ko muna tapusin ang ating verse. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, will ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Kapag tayo po ay manalangin mga kapatid, isipin na natin o i-desire natin o declare natin na nangyari na, hawak na natin ang ating pinagpe-pray. Katulad po ni Jacob, siya po ay nakipag-battle o nakipag-wrestling mga kapatid sa angel. At ang kanya pong declaration, i-bless siya. At sabi nga, kahit lumubog ang araw o magliwanag na hindi kita bibitawan dahil ang aking declaration ay pagpalain mo. Kaya mga kapatid, kung meron kang pinag-pray, huwag mong bitiwan. Hawakan mo mga kapatid at sasabihin mo sa iyong sa iyong pananampalataya, mangyayari ito, ibigay mo na sa akin, Panginoon, sapagkat kapag hindi mo ibibigay, hindi ko titigilan ang panalangin ito. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po ang tatayo, mga kapatid, there's power of declaration. The power of declaration is wonderful truth because the power of life and death are the top in the top. Ang kapangyarihan ng pagpapahayag ay isang kahangahanong katotohanan dahil ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa tila. At sa oras na ito, mamatid, ay challenge everybody na magkaroon po tayo ng faith, magkaroon tayo ng power of declaration. Mamaya, mamatid, habang tayo po ay lumalapit sa presensya ng Panginoon, i-declare mo na sa iyong sarili, by faith, ano man ang iyong pangangailangan ngayon, ay makakamtan mo. Hallelujah. Tayo po ay lalapit sa altar, mamatid.